Hello, meron ba kayong problema sa ngipin? Sa akin meron kasi, so i-share ko lang yung anong pinagagawa ko sa ngipin ko. Baka makatulong din sa inyo. So, mag-review tayo ng ito. Sa Shopee, Lazada meron din. Ang hirap nito pag sa ibang bansa ka, ang hirap nito hanapin. Buti nandito. So, review natin, ano? Dental ban. So, ito po siya. Bukitin natin ito. Para makita ninyo kung anong purpose nito. Kasi ano eh, para iwan ko lang kung magkapareho tayo yung sitwasyon pero sa akin kasi na-anxiety ako pag explain ko mamaya. Tingnan muna natin to yung ano. Tingnan muna natin tong item to. Dental band to siya. Dental band ha. Ang bilis na nga lumating eh. Kasi pag alam ko wala na pilalagay sa ngipin ko, nag-order ako agad para hindi na akong magkaabutan pa kung mabuang tayo sa kakaisip sa ngipin na to. Kasi problema talaga, unique tong problema ko sa ngipin. Ayan o, ito yung chipmunks. Marami silang ano nito, marami silang version. Pero pareho lang, ang kinuha ko yung maliit, 3.5 ounce yung... Kita niyo naman, no? Paano niya? Parang nag-bridge ka rin. Pero ito, DIY lang. Hindi ko inirecommend sa inyo, pero nasa sa inyo na. Lalo na pag may mga gap kayo sa ngipin. Kasi ako, hindi talaga ako mapakali. Minsan, mawala. Tapos, pag hindi na ako mapakali, lagyan ko ang ngipin ko. Yan, no? Kita niyo yan. Ang liliit niyan. Ito. So, sana. Marami pa sa to sa loob. Marami ito sa loob, mga ilang piraso ba ito? Ang size nito 1.8, so mga 3mm. Mga 3mm ang laki niya, diameter. Ilang piraso ba ito? Wala nakalagay dito. Basta madami namin mga, siguro mga 100 o 50. So ito lang, pag halimbawa may dalawang ngipin na kaganon, ikabit nyo lang to side by side, yan, ipasok nyo to, ayan o, para magdikit sila. Meron nga itong ano, dati nag-order ako ng meron siyang tools talaga na ipanglagay. Pakita ko sa inyo ang ngipin ko ha. Pero sa akin medyo ang hirap kasi ang nangyari kasi sa ngipin ko. Pakita ko sa inyo ha, sandali. Ito na, yan ha. Kasi dati ang ngipin ko, binunutan na ako dito matagal, year ano taon na yun, 2008, 2010, mga ganun, 8, 9, 10 binunot siya nung tumakbo ng yung panahon. Hanyayaan ko lang kasi nabunot na, tumakbo na yung panahon nang tumagal na mga 2013. Nag dito itong kasi yung pagbunot pala no ng ngipin na yun, may nasama sigurong buto sa gums ko sa ilalim, diba? Pag after sa gums, buto na yan. So nasama yung buto, hinayaan ko lang after 3 years nung malis na ako sa ano, punta ko sa Saudi. Nag-collapse na yung gum ko, gumano na. Pag ganun, so itang dita, yan ha, lumayo na yan siya. So nangyari, parang ganun, pangit tingnan sa harap, lumayo siya. Kasi nga, lumubog yung dito, yung gums ko. O tinatawag na, dentista na recession, gum recession. So ang ginawa ko, wala pa akong pira noon. Nung nagkapira na ako, pinabrace ko ngayon para mabalik yung alignment ng ngipin kahit wala na akong dito. After 1 year, okay naman siya, pero hindi pa yun. After na sumagad sa 1 year, nakita ko lahat ng ngipin ko gumanon.
kasi wala nga pang ano dito jacket. So kasi ang yung arc wire, 'di ba, may isa-isa nga lagyan ng clip, tapos dito lang hinawakan yung wire na lang, tapos isa dito sa dulo kasi wala nga sa gitna. So nangyari, gumano ng lipo sa kakahigpit-higpit kasi every month magano eh, mag mag punta ka sa dentist tapos i-adjust na yan sa appointment. Gumanon lahat ang ngipin ko. Mas lalong pumangit. So, sabi ko sa dentist, tanggalin mo na lang. Sayang yung nabayad ko. Mahal pa naman yung brace. Tinanggal. Nayaan ko lang. So, nung nakaipo na naman ako ulit, pinajakit ko muna. Pero nung naglagay sa akin ng brace, in-advisean niya ako na magjakit daw ako. Bago daw ako mag-brace, jajakitan yung sasalpakan yung bridge, mag-fix bridge, yung binner. At ang ngayon nakita pa siya doon si Babo, ang mahal na bawat isa, so abot siguro, wala na tayong, hindi naman ako Martin, hindi naman tayo artista, pero yung ang yung comfortable sa ating, ano ba, oral ba? So sabi ko, i-brace mo lang, basta maaari, yung dalawa lang yung i-brace eh. So hindi po, hindi lahat yan dito. So pinibrace ko, yun nga, pinatanggal ko ulit, kaya gumano na after 1 year. So nag-jacket. Nag-jacket ngayon, pero nung nag-jacket na, okay na. Pero meron pa rin akong maramdaman na parang miscomfort ba. So, parang ito pa rin, hindi pa rin mahatak na dedicate talaga or else nag-iba na talaga, nag-shift na talaga siya ng ibang posisyon. Hindi ko malalaman kung ano yung normal natin, yung since birth na, yung default natin sa ngipin na maramdaman natin na lunog din ang laway. Hindi na siya ganoon eh, kasi pag yung fixed bridge din, walang buta, walang sa gilid, sarado 'yan eh. Kasi itong ngipin, itong ngipin na to, ito yung dalawa sinalpak dito eh. Tapos yung sa gitna, nakadikit na 'yan eh, so walang hangin diyan. So, maglumunok ka parang minsan na ano ako. Kaya dito nilagyan ko ng guma kasi nagagap minsan 'yan. Sasakita niyo 'yan, ay guma. So ito nga, nag DIY na lang tayo sa ano. Kahit pa dalawa tatlo isasalpak ko and para mag-comfortable lang minsan. Nakakatulong naman sa akin, iwan ko sa inyo. So ito lang, dental ban o maaring hindi naman siya masyadong yung talagang may force na hatakin niya. Handahan lang naman, hindi man masakit. So pag may gap kayo ng ipin, pwede ito. Gap ano niya, madikit niya. So thanks for watching and order lang kayo sa Shopee nito, Lazada. So don't forget to subscribe and like my channel. Always bear in mind, safety first, over and out.